Jansky, kumusta po kayo? So, sa ating mga kababayan dyan na kung saan mang bansa naroon kayo, ay mag-ingat po kayo lagi. So, keep safe everyone. And for today's video, of course, meron po tayong bagong isi-share sa inyo ng mga pampaswerte na yan na kung saan ito ay pwede natin ilagay sa ating mga pitaka para masarap po tayong maka-attract ng pera o pananalapi kung kayo po ay lagi na lang kinakapos. Okay? So, anyway, kung kayo po ay mahilig sa mga itong usapin, well, ang video na to ay para sa iyo. So, without further ado, let's start now. Welcome back po mga ka-Jansky at napakasimple lamang po ang ating mga ritual na ating kakailanganin. Ito po ay pwede natin ilagay sa ating mga pitaka na kung saan, kung kahit saan man po tayo magpunta ay pwede po natin itong dalhin. So pwede po sa ating mga bag kasi po meron po mga taong kung gipit na lang lagi sa pera, kinakapos. At kung meron naman pong perang hawak-hawak lamang nila, so napapalitan agad ito ng mga gastusin. So hindi ka na nakakaipon. So, lagi na lang ganun, di ba? So, malay mo, kinakapitan ka na pala ng mga negatibong enerhiyan na yan or minamalas ka dahil sa mga inggit din, hindi mo alam, di ba? So, dapat kontrahin natin yan at kailangan meron po tayong dalang mga pampaswerte din na pang-akit na kung saan pwede natin ilagay sa ating mga wallet, sa ating mga purse, or sa ating mga bag, alright? So, anyway, narito lamang po ang ating kakailanganin. Ang gagawin lamang po natin ay maghanda po tayo ng isang pirasong bawang, alright? At isang piraso din ng uling, okay? So, ito rin ay limit sa atin ay mainam pala talagang pampaswerte itong dalawang ito dahil bukod sa ito ay nang kumukontra sa mga negatibong enerhiya, ito rin ay nakakapag-akit ng mga swerte. Lalo na po itong ating uling na ito po ay also for protection lalo na sa mga evils sa paligid na yan, alright? So, ang bawang naman natin ay pwede rin sa mga pangunta sa kamalasan at pang-akit din ng swerte, okay? So, itong dalawang ito na kailangan natin ipagsama at ilagay natin ito dapat sa isang pulang tela, mga ka-Jansky, okay? Para mas lalo pong ma-activate ang energy po nito, okay? Ilagay lamang po natin sa ating mga, or meron po kayong mga red pouch na mga maliliit or kung wala naman, kahit po ng mga pulang tela na lang po mga ka-Jansky, okay? Ibalot nyo ito doon, okay? Talian ng pulang panali para hindi po mahulog. Pagkatapos mga ka-Jansky, meron na po tayong simpleng ritual, okay? Para mas lalo pa pong ma-activate o lalakas ang kapangyarihan, ay dasalan po natin ito, of course, bago natin ilagay sa ating mga pitaka. So, isang ama namin at saka isang sumasampalataya ako, okay? Dasalan po natin yan. At pagkatapos, of course, sambitin natin yung ating mga kahilingan, okay? Lahat po ng ating mga kahilingan na magkakaroon ako ng maraming pera, money will come to me, yung ating good intention, mga ka-Jansky, sambitin po natin yung ating mga mantra na ako po ay magkakaroon ng mga biglaang perang darating na hindi ko inaasahan o mga windfall, okay? May mga blessings na darating, money will come to me. At lahat na inyong kahilingan na nais nyo pong ihiling ay ihiling nyo na po ito dito at ibulong sa ating red pouch o sa ating pulang tela na may laman na isang ahos or bawang, mga ka-Jansky, or uling, okay? Then, pagkatapos mga ka-Jansky, so, dapat sincere po tayo dito, okay? Dapat sincere po tayo, taos puso, taimtim po tayo at talagang pinapalakas po natin yung ating tiwala na lahat po ng bagay na ating ginagawa. Dahil ang sekreto po mga ka-Jansky sa paggawa ng ganitong mga ritual ay yung faith, yung tiwala mo sa paggawa ng mga ganito. Dahil kapag ikaw po ay positibo, talagang ito po ay nangyayari. So, minsan nagtataka kayo na gumagawa ko ng ritual, bakit tila walang changes, walang pagbabago, ganun pa rin, hindi tumatalab sa akin. So, tanungin mo yung sarili, okay, mga ka-Jansky? So, yung iba, nangyayari agad-agad sa kanila, alright? So, dapat po, palakasin po natin yung ating mga paniniwala, positibo, i-manifest po natin yung ating, ang isang bagay. Paganahin po natin yung ating law of attraction at i-affirm na po natin sa ating mga sarili ang mga swerteng darating sa atin. Katapos mga ka-Jansky, maaari na po natin itong ilagay sa inyong mga pitaka or pwede naman sa inyong mga bag, okay? So, dalhin nyo ito kahit saan man kayo magpunta, especially po kung meron po kayong mga mahalagang transaksyon na ididilin nyo, lalo na sa may kinalaman sa pananalapi, mga ka-Jansky, okay? Dalhin nyo po ito. At magkatapos mga ka-Jansky, hayaan nyo lamang po ito doon ng 3 days, okay? So, ilagay nyo lamang po ito doon ng 3 days. So, after 3 days, mga ka-Jansky, ay pwede na po natin itong kunin, okay? Pwede na po natin itong kunin. And then, pagkatapos mga ka-Jansky, ay atin muna itong bulungan, alright? Bago natin na
kinuha na natin ito sa ating mga wallet, ay bulungan po muna natin ito ulit. Okay? Bulungan natin ulit ng ating mga hiling, ng ating mga good intention. Okay? At sasambitin po natin yung ating mantra, money will come to me, more blessings to come, many opportunities will come to me on this year 2022. So, yan po yung ating mga mantra natin, mga ka-Jansky. Then pagkatapos ay pwede na po natin itong ilagay. Depende na po sa inyo mga ka-Jansky kung saan ninyo ilagay itong ating pulang tela. Okay, pwede natin ilagay sa isang tabi na kung saan yung wala pong makakagalaw nito. Okay, pwede po ninyong ilagay sa labas ng inyong mga front door, sa gilid nito, at hayaan nyo lamang po ito doon mga ka-Jansky. At samahan nyo po ito ng isang garapon. Okay, isang garapon na may takip, yung mga hindi nyo na po kinagamit mga ka-Jansky. So ang gagawin po natin, so after 3 days, alright, klaro po yan, after 3 days ay kunin po natin yung ating nilagay doon sa isang pulang tela. Okay, so ilagay po natin kung saan yung gusto pong ilagay. Okay, then pagkatapos ay kumuha po tayo ng isang garapon, nalagyan po natin ito ng tubig. Okay, kahit kunting tubig lamang po mga ka-Jansky, at lagyan po natin ito ng 3 kutsaritang asin. Okay, kahit anong asin po pwede po ninyong gamitin. Okay, kahit anong asin, so 3 kutsaritang asin at katamtaman lang po na tubig ilagay natin sa ating maliit na lalagyan or garapon na may takip, alright? Tapos itabi nyo po ito kung saan nyo po nilagay dito yung ating pulang tela, okay? So depende na kung saan lugar nyo gustong ilagay, okay? So sa inyong loob ng bahay o sa labas, sa gilid ng inyong mga front door, depende na sa inyo, at doon nyo po ilagay ang inyong yung parang lalagyan ng garapon or baso, basta't may takip po mga ka-Jansky. Katapos mga ka-Jansky, eh hiyaan niyo lamang po ito doon hanggang sa unti-unti niyo pong ma-feel yung mga changes. Kahit na po yung nilagay natin sa ating mga pitaka, after 3 days po ay meron po kayong mga bigla ang mga windfall o mga swerte hindi inaasahan na darating sa inyong buhay after 3 days, okay? Then pagkatapos ay ilagay niyo po ito sa isang tabi, okay? Kasama ng ating tubig na may asin. So hiyaan niyo lamang po ito doon hanggang sa unti-unti pang ma-feel nyo yung mga changes, yung mga pagbabago ng all sa inyong pag-angat mga ka-Jansky. At i-claim po natin yan, okay? Araw-araw i-claim po natin yan. Huwag po tayong parang desperada na yung atat na atat. Basta kalma lang po tayo dahil alam naman po natin na mangyayari po ito, okay? Huwag po tayong talagang feeling natin. Kasi feeling nyo kapag tayo po ay nagmamadali, sobrang-sobra, di ba? So parang ito pa parang tumatagal, okay? Dapat kulang, kalmado lang tayo dahil alam natin sa sarili na darating po ang sweating ating hindi inaasahan, alright? So ilagay lamang po nito at hayaan nyo lamang ito doon mga ka-Jansky. At kung sa tingin nyo na talagang itong ating tubig na may asin ay talagang inabsorb na at saka medyo marumi na mga ka-Jansky, so pwede nyo na po itong itapon, okay? At depende na sa inyo, basta hayaan nyo lamang ito doon. At kung sa tingin niya ay kailangan nyo nang itapon at i-renew ang ating ritual na ito, ay itapon nyo lamang ito sa labas sa inyong front door, okay? Sa ating mga sa mga lupa natin dyan. At yung ating namang ating red pouch na may bawang at saka uling na yan, ay pwede na po natin ibaon sa lupa, okay? Ibaon lamang po natin sa lupa, at doon din po natin sa lupang yan itapon yung ating tubig na may asin, alright? Kung gusto nyong i-renew ang ritual na ito, alright? Pwede pong gawin ito bukas sa araw ng Linggo or Sunday mga ka-Jansky, dahil ito po ay isa sa pinakamalakas na araw, okay? Pero kung wala naman po kayong time at kung busy kayo, pwede na po sa Martes or Biyernes, dahil itong mga araw na ito ay mga malakas din or bibisa talaga yung mga ritual na ating gagawin, okay? So kung meron kayo bukas, pwede nyo natin sumulan sa araw ng Linggo. So that's all lamang mga ka-Jansky. At kung meron po kayong hindi naklaro sa ating ginawang ritual, ay i-comment nyo lamang sa baba, okay? So maraming salamat. Kung walang sawang pagsuporta dito sa ating channel, at mag-ingat po kayo lagi, keep safe, even, okay? So bye for now mga ka-Jansky.